Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik ng ating mga iSport Zone merchandise. Heto na ang inaabangang NBA rasyon ng iSport Zone. Unahin muna natin ang mga laban. Buhay pa rin ang winning streak ng New York Knicks. Tinalo nila ang Toronto Raptors 120-103. 9 games sunod-sunod na panalo na ito. Siyempre, sino pang nag-top score kundi si Julius Randle. 31 points at talagang parang pinapatunayan niya na dapat ba siyang maisama sa MVP candidates. Bakbaka naman ang dalawang heavyweights sa Eastern Conference. Tinalo ng Milwaukee Bucks ang 76ers 132-94. Tama ang score na yan mga kabasketball. Hindi nakapalag ang 76ers dahil wala ang kanilang MVP candidate na si Joel Embiid na may shoulder injury. Giannis Antetokounmpo, 24 points. Tuloy ang kapit ng Sixers sa ika-9th place sa Eastern Conference sa kanilang panalo. Laban sa Detroit Pistons 115-109 sa likod ng 26 points ni Malcolm Brogdon. Ang Pacers na nasa ika-9 na pwesto ay lamang ng 2 panalo sa Washington Wizards at isang panalo lang ang hinahabol mula sa number 8 na Charlotte Hornets. Nakuha naman ng San Antonio Spurs ang importanteng panalo kontra sa Pelicans 110-108. Dahil kung sila'y natalo, ay makakadikit itong Pelicans sa kanilang dalawa ng Golden State Warriors na nasa number 9 at number 10. Dahil sa panalong ito, lamang ng 4 na games ang San Antonio Spurs at Golden State Warriors sa Pelicans na nasa pang-11. Nakuha rin ng Miami Heat ang importanteng panalo kontra sa Chicago Bulls 106-101 sa pamumuno nitong si Duncan Robinson, 23 points. Kailangan pa ng Miami Heat ng ilang pang mga panalo para maiwasan ang number 7 at dumaan ng play-in tournament. Isang talo lang ang lamang ng Boston Celtics at number 6. Nanalo naman ang Dallas Mavericks kontra sa Los Angeles Lakers 108-93 para patuloy na hawakan ang ika-6 na pwesto sa Western Conference. Ang Lakers naman ay nasa pang-5 pa rin with 35 wins and 25 losses. Dallas Mavericks 33 wins and 26 losses. Si Powell ang nanguna para sa Mavericks with 25 points. Tinalo naman ng nasa ilalim na Minnesota Timberwolves ang number 1 na Utah Jazz 101-96 sa likod ng 24 points, 12 rebounds ni Karl Anthony Towns. Bogdan Bogdanovic, 30 points at ang ating Jordan Clarkson, 15 points, 5 rebounds and 5 assists. Tinamba ka naman ng Denver Nuggets ang Houston Rockets 129-116 sa likod ng career high 39 points ni Michael Porter Jr. Ang nasa ika-4 na pwesto na Denver Nuggets ay nakakuha rin ng 13 assists mula dito kay Facundo Campazzo at 24 points, 8 rebounds, 12 assists mula kay Nikola Jokic. Palpak man o spectacular, heto na ang ating iSport Zone Lodi Moments. Nautaka ni Talence Horton-Tucker, THT, itong si Luka Doncic at pinatikim ng parang kumbagay sarili niyang medisina sa isang assist kay Wesley Matthews. Itong isang positive kapag ngayong mga superstars ay napapahinga dahil sa mga injury na gagamit ang mga players na kagaya ni Talence Horton-Tucker at mapakita ang kanyang kayang gawin. Etong at nakikita natin yung kanyang all-around game. Sana'y magtuloy-tuloy ito kahit na nandyan na si LeBron James. Sa Lakers pa rin tayo, itong si Anthony Davis mga kabasketball ay nagpakita ng kanyang kakaibang the moves nagmala Steph Curry dito sa Dipsidu, Alahoy, na layup niya versus Maxi Kleber. Ano kaya naisipan ni Anthony Davis at ginawa niya ito? Parang nasurpresa din siya siguro dahil pag tinignan nyo, pwedeng mailapag niya ng alanganin yung kanyang paa dahil sa ginawa niyang ito. Si AD ay gumawa ng 17 points, 3 rebounds at 3 assists sa 28 minutes. Balitang Phoenix Suns naman tayo mga kabasketball, hindi pa daw sigurado itong si Chris Paul kung anong gagawin niya sa susunod na season kung mananatili ba siya sa Phoenix Suns. Wala pa raw sa hinagap niya ang magaganap ngayong summer sa free agency. Pwedeng kunin ni Chris Paul ang isang maganda-gandang 44.2 million player option para sa susunod na season. At ayon kay Chris Paul ay kahit ano, pwede pang mangyari. Ibig sabihin, pwede pa siyang lumipat. At alam nyo ba mga kabasketball na muntik na talaga siyang mapunta sa isang contending team at yan ay ang Philadelphia 76ers kung naging interesado siya dito. In-report ni Sam Amick ng The Athletic na itinulak daw ng Philadelphia 76ers ang makipag-trade sa OKC para kay Chris Paul kaya lang
Hindi ganung ka-interesado si Chris Paul na lumipat sa kanila at ma-reunite sa kanyang dating coach na si Doc Rivers. Malalaman natin kung tama ang desisyon ni Chris Paul pagkatapos ng season na ito. Los Angeles Clippers naman tayo mga kabasketball, gaano nga ba katindi o kaseryoso itong injury ni Kawhi Leonard? O baka naman load management lang ito mga kabasketball bilang paghahanda sa playoffs? Pero pag inisip mo, 6 na laro nang wala itong si Kawhi Leonard. Pero kinumpirma ng mga sources sa Los Angeles Clippers na ang foot injury nitong si Kawhi Leonard ay isang precautionary measure lamang. Sumasakit daw ang ibabang bahagi ng paa ni Kawhi Leonard. May 10 laro pang natitirang Los Angeles Clippers at hindi pa rin nakakalaro itong si Kawhi Leonard, Patrick Beverley at Serge Ibaka. Injury report pa rin tayo mga kabasketball, Los Angeles Lakers naman, kailan ba babalik itong si LeBron James? Ito ang latest. Habang tahimik si Coach Frank Vogel sa rehab at sa pagbabalik ni LeBron James, nag-report naman itong si Adrian Wojnarowski ng ESPN na habang medyo niluwagan na ang minutes restriction ni Anthony Davis ay nalalapit na raw ang pagbabalik ni LeBron James na maaring sa susunod na linggo. Unang nai-report na Mayo pa siya makakabalik pero baka mapaaga-aga pa mga kabasketball. At napapag-usapan nilang si LeBron James, alam nyo ba na mayroong isang bar sa Ohio sa home state ni LeBron James na nagbaban ng mga laban ng Los Angeles Lakers? Magpapalabas lamang daw sila ng laban ng Los Angeles Lakers pag napatalsik na si LeBron James sa NBA. Aba, ang sagot ni LeBron James sa kanyang tweet sa wikang Tagalog, papunta pa naman ako doon ngayong gabi para manood at uminom. Kumbaga eh, sayang. Well, siguro sa loob-loob ni LeBron James ay good luck na lang sa inyo. Sa Pilipinas, mabibili ang iSport Zone merchandise sa merchiful.com at sa shirtly.ph at sa Marquise Clothing Line sa Facebook. At kung nasa labas ka naman ng Pilipinas, teespring.com nagde-deliver sa buong mundo. Iniimbitahan ko nga pala kayo mga kabasketball na tumungo at bisitahin o mag-follow na rin sa iSport Zone Gaming sa Facebook. Naglalaro po tayo ron ng NBA 2K20 at 2K21 featuring ang My Career ni Kai Soto at naglalaro din ako ng boxing gamit si Manny Pacquiao sa Fight Night Champion. Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSport Zone.